oversized shirt parang suot mo yung shirt ng boyfriend mo kahit wala kang boyfriend. Meron ba kayong mga ganung days? Yung parang ayaw nyo magtrabaho, ayaw nyo bumangon, gusto mo lang kumilata sa kama, tamad na tamad ka na sa buhay. Alam mo yung parang naghalo ka ng dishwashing liquid sa tubig, tapos shinake mo. Di ba ganun yung mga ginagawa ting Pinoy? Ang bango niya lang, ang sweet fruity floral. Parang tambay lang sa kanto. Yun, para ka lang summer vacation, ganun. Hi guys! Lazy day tayo ngayon, kaya wala akong maisip na outfit. Outfit? Kala mo may na t-shirt lang. Ano sa laban kasi yung mga damit ko, kaya oversized shirt lang tayo. Saka medyo malamig ngayong gabi. So yun, oversized shirt lang tayo. Ito pala, nabili ko siya sa Indonesia nung nandoon pa ako. Nakalagay sa... Sinadya ko talaga na sobrang low kasi nga gusto ko lang pantulog, ganun. Oversized shirt, parang suot mo yung shirt ng boyfriend mo kahit wala kang boyfriend. Oh. So, ayun. Nakalagay dito is mager. Mager. Yung basa dyan. Malas. Di ko alam yung ganun. Ang malas sa Indonesia, malas means lazy in Indonesia. Ito, I forgot what is this. So, parang two words siya na kininig together. So, mager yung nabuo. Ibig sabihin nito ay, yun nga, lazy ka ngayon. Yung parang wala kang energy, gusto mo lang matulog. Yun yung ibig sabihin ng mager. Sabi ko, ay, tamang-tama to sa akin. So, binili ko siya. Wala lang. Favorite shirt ko to kasi comfy. Diba? Meron ba kayong mga ganung days? Yung parang ayaw nyo magtrabaho, ayaw nyo bumangon. Gusto mo lang kumilata sa kama, tamad ka lang. Tamad na tamad ka na sa buhay. So, yun, diba? Comfy lang, diba? Tropa-tropa lang tayo dito. Di ko kailangan mag-bisa inyo, diba? Kasi perfume naman nirevis natin. Hindi man tayo nag-outfit check. Pero malay mo sa mga next videos, diba? So, yun. Pasensya na kayo kung hindi nyo gusto yung ano outfit ko ngayon. Pero ito, gusto ko to. I'm back, diba? Nagsuot ako ng clip. Para naman may... Medyo pretty naman ako tonight, diba? Pretty ba? Pretty ba ako? Char! So, ayun. Ang na-review natin ngayon, ito ulit, galing ulit to sa pinsan ko. Pero, meron akong Deccans, tapos yung pinsan ko, meron siya ng sun-kissed version. So, sabi ko, ipagsasama ko yung review nitong dalawa. So, i-review natin ngayon ay ang Velvet Petals at Velvet Petals Sun-kissed. So, ayun, hindi ko na-wear test itong dalawa na to kasi bago lang din siya. Wala pang, hindi ko pa natatry itong decant. Ito, hindi ko pa natatry kasi galing to sa pinsan ko. So, wala tayong wear test ngayon. Hindi ko masasabi yung longevity nila kung gano'n sila katagal nag-last sa skin ko. So, bumili na lang kayo ng decants at itry nyo. Ito, itong review ngayon, guide lang to kung ano yung amoy nila. Kung magugustuhan niyo yung amoy at kung maintriga kayo sa amoy, go, bumili kayo ng Deccans kasi nga paulit-ulit kong sinasabi, magkakaiba tayo ng ilong, magkakaiba tayo ng skin chemistry, kaya hindi lahat ng nabanguhan ako ay mabango para sa inyo and vice versa, at hindi lahat ng tumagal sa skin ko ay tatagal din sa skin nyo, diba? So better if magtatry muna kayo ng Deccans. Yun yung nakakatuwa sa mga nagde-Deccan kasi ano eh, di ba may mga perfume tayo na binibili na hindi mo naman maaamoy or walang tester, ganun. So yun, di ko alam kung sino nakaisip nun, sino nag-invento nun. Pero thank you kasi, di ba, yung mga samplers, yung mga sample, decans, ganun. Kasi makakabili ka sa murang halaga lang eh, ng perfume. Maaamoy muna siya bago ka bumili ng full bottle. Kasi di ba minsan parang na-intriga kasi may nag-review or sikat sa commercial, ganyan na, ang bango-bango daw nito, pinapromote ng artista, o kaya napanood niyo yung mga reviews ng ibang vlogger, or review ko, diba? So, intriga kayo, ay, sabi ni ganito mabango. Pero, bumili ka ng full bottle, pag amoy mo, hindi mo siya nagustuhan, diba? So, better talaga, it's always better and better and better to buy decants first before buying full bottle. And it's better din, napanood kayo ng reviews ko. Para may guide kayo, diba, kung ano yung sa tingin nyo, sa opinion ko na mabango, baka, siyon, baka magustuhan mo din, diba, pag bumili ka ng decals. So, yeah, I'll always leave the links ng sa nang bumili ng decals in the Facebook group in my description box.
So ayun guys, yung first natin na i-review is si Velvet Petals na classic. So ang kanyang notes are floral and praline. Sabi dito, main accords niya ay sweet and floral. So tingnan natin. Wala akong papakita, di ko ma-review yung ganito niya kasi wala nga akong full bottle, di ba? So mag-insert na lang ng picture dito kung ano itsura niya. So ito, hindi ko pa talaga ito na-open. Hindi pa nga yata. So try na natin. Ay. Sa unang spray mo, maamay mo agad yung floral niya. Amoy siyang sweet floral na soapy. Alam mo yung parang bagong liko ka lang na ganun. Mabango siya. Flowery talaga yung amoy niya. Praline, yung praline notes niya ay sweet. So, yun yung praline ay sweet, yung smell niya. So, sa tingin ko, kaya siya yun nga may sweet floral scent kasi dahil doon sa praline niya na notes. Mabango siya. Hindi ko siya ma-wear, Tessa, pero balikan natin siya mamaya sa dry down niya. Balikan natin. So yun, itong amoy ni Velvet Petals ay sweet, floral, na may konting soapy. Mabango siya. Ito, perfect siya for all ages. Perfect i-wear everyday sa grocery, sa lunch date, sa dinner date. Mabango siya. Amoy dalagang dalaga ka talaga. Amoy feminine talaga siya. Pwede siya for everyday, kahit casual days. Mabango si Velvet Petals. Balikan natin yung dry down, ha? So, ngayon naman, next, ang review naman natin ay ang Velvet Petals Sunkissed. So, yun nga, kagaya nung Coconut Passion, si Classic ay itim yung nandito niya. Pero si Sunkissed ay white. So, yun, mayroon pa mga tape marks kasi nga galing sa pinsan ko. Para hindi siya mag-leak sa luggage. So, ayun, kagaya rin ni Coconut Passion, gradient din yung ano niya, from gold to, ano ba to, orangey, yeah. Gradient din yung color. Ang cool, ang chic lang, ang ganda. Tapos yun, rose gold din yung cap niya sa Sunkissed version. Tapos, again, mayroon na namang naka-emboss dito, Victoria's Secret. Tapos pag tinanggal mo ito, makita mo yung batch code. Tapos ito yung barcode niya. And ayun, sa cap ulit niya ay meron ulit hole and number for authenticity. So, ang ganda ng sulat niya na Sunkissed, to pink. It's rose gold. Ang chic. Ang bango na amoy ko agad, ah. Itong dalawang to, blind react to kasi di ko talaga alam yung amoy nila. Ngayon ko palang sana na-try. Ay, basahin ko pala muna yung fragrance notes nito. Sabi si Velvet Petals na Sunkissed, ang fragrance notes niya ay flowers at kiwi. So main accords ay floral, fruity, tropical, fresh, and sweet. So marami siyang ano, maaamoy kaysa kay ano, original, ha. Nakalagay pala sa likod, nabasa ko na ba? Nakalagay pala sa likod, solar blooms, kiwi rush, velvet petals in the sun. Diba? So ito, shake test muna. Oh, nawala agad, diba? So ito, yun pala, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa mga previous videos. Yung fake pala, pag shake test mo, matagal siya mawala, diba? And sobrang mabula siya na parang, alam mo yung parang naghalo ka ng dishwashing liquid sa tubig, to shake mo. Diba ganun yung mga ginagawa ating Pinoy? Para baka, hindi man sa makatipid, pero parang maparami mo yung dishwashing liquid. Kasi sobrang tapang din naman yung, ano yung malikit pa yung consistency niya eh. Pag nilagay mo tubig, tapos yun, sakto lang, diba? Parang ganun. Tapos pag shake man, ganun yung bula ng fake. Sobrang bula niya. Pero ito, hindi. Diba? Kasi ito, mabilis mawala yung bubbles. While yung fake, matagal mawala yung bubbles. And sobrang daming bubbles. So ito, try mo natin si Velvet Petals Sunkissed. Saan ba? Dito.
soapy agad yung naaamoy ko. Kagaya nitong isang velvet petals. Yeah, amoy siyang kiwi. Ayun. Fruity siya. Sa umpisa, sweet fruity. Yun nga yung notes ng kiwi dahil doon. Fresh. Ang bango niya. Sweet fruity floral yung amoy niya. Mas sweeter itong si Sunkissed kesa kay Classic. Sweeter. So, ito si... So, ito, parang si Classic ay matured version ni Sunkissed. Ganon. Umayin natin ulit. Bango na. Ayun, amoy nga siyang fruity. Yun, fruity na ano, na floral. Ang bango niya lang, ang sweet fruity floral. Ano, ang fresh mo lang amoyin. Yung pagkakaiba nila, wait, dahil nga lazy sa ano tayo, lazy day. Parang tambay lang sa kanto. Okay lang yun, diba? So yun, yung pinagkaiba nila. Ano, may amay natin ulit ha. Medyo nag-dry down na siya. Itong si Classic na Velvet Petals. Sa una, diba, amoy, ano siya, sweet floral. Pero yung dry down niya, doon na lumalabas yung praline notes niya. Parang amoy vanilla-ish. Amoy vanilla-ish na may pagkanati ng konti. Ang bango siya. Amoy vanilla-ish. Yung pagka-sweet niya, dahil sa praline. So, amoy vanilla, amoy parang creamy sandalwood something. Ganun. Creamy yung pagka-sweet niya. Ito naman, well, ito naman si Sunkissed. Yung sweetness niya ay nanggagaling sa fruity note niya na kiwi. So, ito. Pareho silang sweet. Kaya lang, ang pinakaiba nila, si Velvet Petals na Classic. Ano siya? Floral, creamy. Creamy floral yung amoy niya. Mabango siya. Si Sunkissed naman, yung amoy niya ay floral, fruity. Dahil siguro nga Sunkissed, di ba? Fruits, parang pag may amoy kasi ng fruits, ang tropical, ang summery ng amoy. Kaya yun siguro. Kaya siya Sunkissed version. Kasi ginagdagan nila ng fruity notes. Yun, si Velvet Petals ay creamy floral. Ito naman, fresh floral fruity. Si Sunkissed version. So kung ako, mas gusto ko si Classic. Mas gusto ko kasi yung amoy ng pag... Ang bango lang, ang ganda ng pagka-creamy ng amoy niya. Creamy floral, ang ganda ng pagka-creamy. Hindi siya gourmand. Hindi siya gourmand, pero creamy, ang bango lang, ang ganda ng amoy. Ito mabango din naman, pero fresher. Fresher scent niya. Gawa ng fruit note niya na kiwi, diba? So ito, parehas si Velvet Petals Classic at si Sunkissed version. Ay parehas, pwede siya for all ages. Pwede siya sa high school, pwede siya sa bata, pwede siya sa mga young adult women, diba? For all ages. Sobrang bango lang ng dalawa. Lakas din makaganda nito in summery talaga yung amoy niya. Ano bang naalala ko dito? Parang ka rin nasa beach. Parang nasa vacation. Ganun. Kasi lalo na do, ang fruity ng amoy niya. Bango. Yun, para ka lang summer vacation. Ganun. So, ayun guys. Sana nakatulong itong review ko para makapag-isip-isip kayo kung ano ba yung bibilin nyo sa mga pabango ni Victoria's Secret at yung Bath and Body Works. Alam nyo guys, natutuwa pala ako kasi may nagko-comment sa akin na hindi siya taga-Philippines. Meron isa nag-comment sa ano ko, sa video ko ng bag. Sabi niya, thank you daw sa pag-review, kaso nga lang di niya maintindihan kasi nga, ano, sa native language ko, diba, na Tagalog. Pero tinanong niya lang ako kung nirecommend ko ba yung bag na yun, kung maganda ba. Tapos syempre natuwa ako kasi, diba, na-reach niya yung, ano, taga-Malaysia siya eh. Na-reach niya yung ganung audience. So, try ko susunod na mag-review ng in English. Kaya lang kasi, feeling ko kasi di ko masyadong ma-express yung sarili ko. Iba kasi, diba, pag Tagalog, unlike English, kasi pag Tagalog is my native language. So, mas mabilis ko ma-express yung sarili ko, mas mabilis ko masabi yung thoughts ko about sa perfume, mas madali kong masabi, ano, maikumpara, diba, na parang, ano ba yung naalala kong awin nito, yung mga ganun.
So yun, pero kung hindi ko man matry na gawing English yung reviews ko, I'll try on my free time to put subtitles on my videos sa closed captions. Kaso mahirap siya guys, matagal kasi. Basta ayun, mahirap pala yung mag-put ng mga subtitles, diba? Na-appreciate ko yung mga gumagawa nun. So yun guys, thank you ulit sa panonood and sana nakatulong yung review ko sa inyo. Yun. Sana bumili kayo nito. Leave ko ulit yung link lahat sa aking description box. So yun, thanks for watching. Ingat. Bye-bye.